Yo, what's up mga kabulbol? Welcome back to my channel once again. And una sa lahat, thank you sa lahat ng mga nagsusupport sa akin. And yun, sa mga walang tigil na sumusuporta sa akin, nagko-comment mga feedback na magaganda, thank you so much. And shout out sa lahat ng mga kabulbol fans dyan. Ingat kayo lagi and God bless. Una sa lahat, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel para tuloy-tuloy ito. Okay, guys. Alright, today content about sa trending na post ni Angel Locsin o yung trending na post about kay Angel Locsin na 800 calories per day. Una sa lahat, hindi tayo doktor, hindi tayo nutritionist. Ang gusto ko lang is matulungan o magabay ng maayos yung mga taong walang alam o hindi nakakaalam, at sa mga nakakaalam din na nami-mislead dahil sa 800 calories. Guys, una sa lahat, guys, hindi natin alam yung sitwasyon ni Angel Locsin, bakit 800 calories lang per day binigay ng nutritionist sa kanya. Either may sakit siya or may condition siya na kailangan niya mag-lose weight sa ilang weeks lang para siguro hindi na operahan, or anything na situation niya na to be good, maging good para sa kanya, na which is not good for everyone. Kasi una sa lahat, guys, si Angel Locsin ay artista. Second, napakalaking influencer niya sa media, so baka ma-mislead ng tao yung 800 calories per day. Kasi syempre, pagka-artista ka, minsan sinusunod or ina-idolize ka ng tao, sinusunod nila kung anong mga pinupost nyo, lalo na sa mga fitness post nila. Pwede nilang gayahin. Okay. Advice lang, guys, or mga kabulbul natin dyan, advice lang. Hindi lahat ng mga pinupost ng ating idol, hindi lahat ng pinupost ng artista ay pwede sa'yo or maging pwede sa kanila. For my own opinion and based on my experience, okay, yung 800 calories is napakababa. Parang para lang yan sa mga bata, yung mga 800 calories. But us, we are adult, so hindi pwede yung 800 calories. Okay, itatama natin dito kung ilang calories ba dapat ang kainin or yung dapat sakto sa'yo. Okay, at least siguro 1.5 to 2,000 calories per day para sa mga lalaki. Then para sa babae, at least 1,200 to 1,500 or depende sa katawan ng babae or sa goal nila pagka nasa fitness area sila. Alright, bakit bawal o bakit hindi pwede tayo mag 800 calories, guys? Kasi una sa lahat, pagka 800 calories lang, pwede kang mahilo. Okay? Pwedeng bumagsak agad-agad yung insulin mo. Pwede kang mahilo, as I said. Pwede tong cause of death. Bakit? Kasi once na nahilo ka, pwede kang matumba. Once na natumba ka, pwede kang mabagok. Okay? Masyadong delikado. Second, hindi pwede ang low calories masyado, na 800 cal lang every day, kasi lalo na sa mga nagtatrabaho, mga hardworking nating mga kabulbul dyan na nagtatrabaho, hindi basta-basta pwedeng ibagsak yung calories. Kasi nga, hindi ka pwedeng hindi ka makapag-focus maayos sa work mo o sa ginagawa mo kasi masyadong mababa. Once masyadong mababa, nanghihina ka, nahihilo ka, inaantok ka, wala kang ganang gumalaw, gusto mo lang mahiga, gusto mo lang matulog, magpahinga, yun lang. So meaning, masyado siyang disadvantage para sa lahat. Then, sa gusto naman magkaroon ng abs, o gusto mag-lean, o gusto pumayat, yung 800 calories is not allowed din. Kasi, pagka 800 calories for adults, na tulad natin,
yes, papayat ka, okay, maglilin ka ng konti, pero ang muscle mo is not healthy. Ibig sabihin, para kang nagkasakit, pumayat ka na parang nagkasakit. Okay? Yun lang, napaka-simple na explanation to. Ang tawag doon pagka binabagsak masyado yung calories is crash diet. Okay, pwede ka magkasakit, nangihina ka, hindi ka makapag-focus sa trabaho, etc. Pwedeng mag-cause of death na sinasabi ko. Okay? So, I'm not a nutritionist, I'm not a doctor. Mas maiging magpunta sa nutritionist o sa doctor o sa mas nakakaalam kung gusto nyo masyadong mag-low calories o drastic ang pagbagsak ng fats or weight loss. Okay? Uulitin ko, guys. Okay? Hindi advisable ang mag 800 calories. Hindi lahat ng pinupost ng mga idol natin is kailangan na natin sundin o dapat natin sundin kasi nakita mo sa kanila na nagbago yung katawan nila. Okay, pwede nyo siya ikaham. 2 seconds later. Pwede kayo mapahamak dahil sa sinusunod nyo sila na hindi naman pwede sa inyo. Okay, yun yung pinakamagandang advice ko sa inyo, guys. Then, lastly, yun nga, hindi natin alam yung kondisyon ni Angel Locsin, bakit binigyan siya ng 800 calories per day. Kung ano man yun, alam ko may reasons behind bakit yun, binigyan siya ng ganung diet or macros. Okay, guys, sana may nakuha kayong tips. Simpleng-simple lang to. Okay, huwag masyado ibagsak agad yung carbs. Huwag basta-basta ibagsak yung calories kasi hindi siya healthy. Okay, mas maigi pang slow progress. Okay, kaysa sa nagmamadali tayo. Sabi nga ng iba, this is not a race. Okay, hindi to pabilisan. Okay, this is a marathon. Okay, God bless, guys, sa lahat, sa inyo. At huwag kayong magsawa, magsuporta sa channel ko. At abangan nyo, guys, yung transformation ko 9 weeks out sa Mr. Philippines. And guys, paalala sa mga taga Mebaysia, okay, see you soon, guys. Pupunta kami dyan with my team. June 26 to 27, andyan kami sa San Jose, Mebaysia. Tantan Gym, see you lahat sa inyo, guys. Abangan nyo kami dyan. Okay, tuturo tayo ng mga konting tips at saka syempre namimiss ko na kayo dyan, guys, kaya babalik kami dyan. Okay, yun lang, guys, salamat sa lahat. Peace.